Sabi, sino ka to say that it's not the government of Marcos ang nagpa-stop ng Bustos rally? If you're referring to me, sino ako? Ako po si Johnny the Bagger. Okay? Na sinasabi ko sa inyo that it is not the Marcos government, the Marcos administration, ang nagpatigil. Alright? So ulitin ko lang ulit yung simpleng paliwanag lang. Kasi mukhang hindi mo napanood eh. Pero pwede mong reviewin. Okay. Ito. Po sa inyong sa tamang proseso. Diba? Although sa kanila yung property, hindi po pwedeng basta-basta magpapalis. Bakit? We are under contract. Okay. So yung sinasabi niya na they are under contract. Sino yung kakontrata nila? Makinig ka, LV. We have negotiations. Kontrata na tapos under negotiation? ang tanong dito sir ng karamihan, matutuloy pa ba daw yung ano natin is rally mamaya? We are still waiting sa instruction from PRRD kasi siya yung makapag-decide. Pero so far kami may mga PRRD makakapag-decide kasi ang totoo hindi po siya guest speaker. Siya po ang nasa likod ng Maisug rally. Contingency plan naman na naka-prepare kung ano yung decision. Pero iintayin po natin after ng meeting with the lawyers tsaka yung owner ay i-update po namin kayo para at least mas malinaw ano yung magiging direction po natin saan tayo patungo sa gagawin pa po natin. Napansin susunod namin dun sir sa nakapalibot may mga tarpaulin na this is a private property, pinagbabawalan yes, daw ang gumamit nito. Apo. Yung sa baba po sir, hindi po pangalan ng may-ari ang nakalagay, abogado. Yes sir. Legal ba yun sir? Actually, yun nga po, nagtataka kami. Kahapon lang nilagay yan. Hindi rin namin kilala yung lawyer. Dahil ang madalas namin kausap directly, yung mismong pumirma doon sa mga dokumento namin. Okay, eto na ha, LV. Sino yung kanilang kausap? Sino yung pumirma sa mga dokumento nila? Nga pala, itong taong ito, siya po ang kanilang opisyal na organizer dito po sa Central Luzon. Okay? Michael Hilario. Michael Hilario. Okay. Sino ho ba si Michael Hilario? Siya yung nakadirekta doon sa owner. Siya yung nakadirekta sa owner. Ano pa? Authorized at saka relative ng owner. Okay. Autorisado at kamag-anak ng may-ari. Okay. So sabi niya, under contract sila, tapos under negotiation, kanino po? Dun sa pumirma, sino yung pumirma? Yun pong otorisadong tao na kamag-anak ng may-ari. Walang iba, kung hindi po etong si Michael Hilario. Actually, yun nga po, nagtataka kami. Kahapon lang nilagay yan. Hindi rin namin kilala yung lawyer dahil ang madalas namin kausap directly yung mismong pumirma doon sa mga dokumento namin Michael Hilario, siya yung nakadirekta doon sa owner, siya yung authorized at saka relative ng owner. Correct, under sa caretaker. Okay, doon sila nakipagkontrata. At doon sila nakipag-usap, nakipag-negosasyon. Kung Michael kasi, pasok ang pasok sa kontrato. Ito po yung Michael, yung nakaganon. Na-realize niya na ng pagkakamali niya. Yun po yung abogadong nagagalit, LV. Yan yung abogado ng nakakontrata, unang nakakontrata sa property na yan. Okay, ang may-ari, yung kamag-anak nito ni Michael Hilario. Pero bago po itong mga Maisug, itong mga DDS lumapit, meron na silang unang kakontrata dyan sa lugar. Ganito lang. Ang maayos natin yung issue, pati ito lang. Para nakasitin na eh. Whatever we do, kasi
po. No, I cannot. Pwede kayo doon. Mag-ano muna kayo sa... you can stay elsewhere, but not here. Okay? Nanda, open na mic. Mamaya na po siguro sa... Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Kasi ano po eh. Hindi, okay na. Pero for the meantime, we are giving 30 minutes to... Okay. 30 minutes. Okay. Ayun po. Paki-pull out lang to. Itay lang po natin. Pinagpo-pull out na sila. And then eto nga organizer nila, kalimutan yung pangalan nito eh. So they're trying, he was trying to buy time. Ay, hintayin lang po natin. Hintayin lang po natin yung mga lawyers. Ayun nga, abogado na nga yung kaharap nila eh. Diba? Yan yung sinasabi niya na hindi po namin kilala yan. No. We can. Kasi wala po silang abogadong kausap. Ito lang si Michael Hilario, na caretaker, na kamag-anak ng may-ari. We cannot. You have to pull it out. Ano po yung pinapu-pull out? Yung stage na gagamitin nila sana itatayo. So yung truck noon na may ano, may dala nung entablado. Kasi meron namang truck ngayon na ayun, yun na rin mismo yung entablado gaya ng ginagawa po ng mga rallyistang komunista dyan sa Mindiola. Kung saan sila mag-rally, ready na talaga yung truck nila. Ando na yung mga sound systems nila. Okay, kung if ever na mag-agree ulit kayo, you can do it. Pwede po siya, SMLI, kung mag-intervene si attorney para at least madinig din po yung side nila. Diba? Nagbabay time pa siya. Pa-interview pa eh. Hindi, okay. We are willing anytime. Basta ang request lang natin yan, just to avoid any untoward incident. Para huwag naman kami madamay dito, paki-pull out. So we are giving you... Sir, ano po yung dahilan, sir? Ba't ipo-pull out po? Ayaw ng may-ari. Ayaw ng may-ari. O ayaw na ng may-ari. Ano yung napag-usapan siya? May papel na ayaw po na. Ano, itimanda niyo ito. Itimanda niyo ito. Si Michael. Si Michael na pasok ng kontrata. Okay, pasok ng pasok sa kontrata. Oh, sabi niya, demanda niyo ito. Hindi, magpa-demanda ka. Hindi kasi niyo ako pag-usap. Demanda niyo ito. For breaching the contract. Tama yan. Pasok ka ng pasok sa kontrata. Hindi mo alam. So, we are now going to the police station. And if you will not pull out, then okay, that's your own wrist. Okay? Ikaw, Michael, kasi pasok ka ng pasok sa kontrata. Michael, kasi pasol sa kontrata. Pero sir, sino naglagay ng tarpaulin dyan, sir? Ako, sa labas? Ako, Attorney Jose Cruz. Ako yun. Pinagalita ko na ako. Tapos iniwan na rin sila ni, ano, ni Michael. We are giving you 30 minutes. Ayusin nyo, hindi. Loha, nagalit na. Pakitanong lang kung aalisin o hindi. Papunta na po yung lang namin para makausap nito. Sige, aalisin ako sa munisipyo. Okay po. Pero for the meantime, pull out. Wise yung lawyer, di ba? O sige, kakausapin ako. Nandun ako sa munisipyo. Pero, layas. Labas muna kayo. Kasi problema yan eh. Di ba pinaparadahan niya ng mga truck? Paano ngayon kapag napuno ng truck yan dyan? Sasabihin naman itong mga DDS na ayan po, kinumpis ka na nila yung truck namin, hinarangan na. Hindi na po ipinalalabas. Di ba gagawa na naman nila ng kwento? Kaya sa kanya, para walang gulo, wala nang masyado pang alingas-ngas, labas. Ipo-forward natin. Forward natin yung pasok ka! Ay! Ah,
Yan, reklamo na sila. Kailangan na po ng loan. Hindi ba wala po po sa'yo? Kailangan po ng loan ng office. Para ba? Hindi okay. Sa akin. Andito na po yung loan. Okay. Sige, tapos ka. Okay po. Ay, hindi rin din. Yes po, Tony. 20 minutes or 15 minutes to pull up. Pagka hindi. 30 minutes kanina na nandun sila. Di ba? No. Alam ni ng attorney na ginugulangan niyo ako sa oras ha. Sa attorney, 15 minutes na agad. Na lang ang nalalabi para mag-pull out. Pag hindi niyo pinaalis nito, kakasuhan kayo. Okay po. At tanyo nga, Hepe. Oh, patay kayo ngayon, Hepe. Kakasuhan kayo ngayon nila pag hindi niyo nila attorney, pag hindi niyo napaalis yung mga yan. In 15 minutes. So, inireklamo ko itong mga tao na ito. Ayun, inireklamo niya na ngayon. Pumasok na walang pahintulit dito. Yun, mga trespassers, di ba? Kaya niya maliwanag na pag... Diba? It's not really, ano eh, trespassing. Ito yung, ano na tawag dito? Unlawful detainer, kung doon nagkakamali. Labag sa aming karapatan. Kasi ho, ang trespassing, ito po ay patungkol sa... yung bahay, tirahan. Okay, sa dwelling place. Yan, ayun, nandito naman kayo at wala kayong gagawin. Dahil nandito lang kayo. Okay, so maliwanag. Yan ba yung pinagmamalaki ni, ano, ni Jason sa LV? Yan ba? Ito hong lawyer na ito, okay, nakakontrata po yung amo niya. No, nakakontrata sila sa may-ari ng lupa. Sila, okay? So bago po dumating itong mga maisog, itong grupo na to, na nakakontrata doon sa caretaker, kay Michael Hilario, sila po ang nauna. At walang pasabi sa kanila. Sila po kasi talaga dapat yung unang kinausap. Kahit na ang may-ari po ng lupa ay pumayag. Diba? Kasi kakontrata kumbaga, kapalit ng pera na tinanggap na bayad ay ang kanyang karapatan na mag-control, mag-operate at makinabang. Eh napunta po ngayon dito sa kakontrata, diyan po kila attorney o sa kanyang amo na nire-represent niya. No. At 'yun naman pong lugar eh talagang ginagamit po ng kakontrata nila itong kila attorney na sa operation nila, kaya nakagpaparada ng truck dyan. Dalawang truck nga yung pinarada. Oh, mapipigilan ba nila yon dahil lamang freedom of expression? Uy! Sabihin man natin na private property, hindi kailangan kumuha ng permit. Okay. Diba? Pero kapag ka hindi kayo pinayagan, hindi uubra ang freedom of expression. Doon pa lang sa venue, sa blame na eh. Okay? Maliwanag na maliwanag. DDS po ang may problema. Hindi po dapat isisi ito sa Marcos government, sa Marcos administration. Now, yung sinasabi nila na pinuntahan po sa bahay, kahapon pa lamang, pinuntahan, eh ang tinutukoy nilang pumunta doon sa may-ari, ito pong parte, panig nitong kakontrata na itong sina attorney. Kasi kailangan nilang kausapin, kumprontahin yung may-ari ng lupa na, oh, bakit ninyo pinayagan ng mga magrarally na yan? Eh kami ang may control dyan, nakakontrata yan sa amin. It is a breach of contract. Diba? Kung meron kayong ganong klaseng aksyon, dapat kami yung unang pinaalaman before you enter into a contract. Ang tanong, yun bang may-ari ba ang pumirma sa kontrata na binabanggit nitong organizer? Hindi po, si Michael Hilario. Diba? Yun ang problema sa kanila. Alright? O, paano? Buyers po muna ha, at kitakits po uli tayo. Maraming salamat sa inyo. And Lina, thank you so much sa pamasko. And God bless po. Sabi ni Tommy Sagittarius, sana lahat ng pro Marcos vloggers ay ipalabas at ipaliwanag ito tulad ng pagpapaliwanag mo, Sir JDB, para mapabulaan ang akusasyon nila na Malacanang na naman ang may sala. Well, si Go Philippines po ang nauna sa akin na nagpaliwanag ng ganito. Alam ko yung mga kasama ko, ako nga po lagi ang huli
na nagko-content. Yan, si Go Philippines, DJ Byron Music TV, si pangalan nito, Ali Bugha, yan, si Mami Peng, yan po, yan po yung mga kasama ko dyan. Yan, sila po yung alam ko ng mga nauuna sa akin. Lagi po akong huli sa balita eh. Okay?